So ito mga kagri, papakita ko sa inyo. Sayo. Papakita ko sa inyo yung kumbaga topic natin ngayon is crop protection. So ito yung mga insects na umaatake sa ating tanim pechay. Pag naging severe ang dami nito mga kagri, sobrang kawawa yung pechay natin mga kagri. Ayun o, ito. Ito yung tinatawag na flybee. Meron siyang dalawang klase na flybee. Fly beetle. Meron siyang dalawang, ito yung parang kuto. Ayun o, hindi, umilipad siya. Pero yung damaging nito is ganito mga kagri. Ito na yung damaging ng mga flying beetle. So pag dumami siya, hindi mo naagapan, ay nagkapangit-pangit yung pechay mo. Kahit ganito siya kalaki. Kahit ganito siya kalaki. Yung dahon naman yung sinisira niya mga kagreno. Yung dahon niya sinisira niya, yun yung magiging pangit na yung resulta ng pechay. Ito, inatake na siya pero okay pa to kasi hindi. Pero kunti pa lang. Pero pag ubos yung dahon na ganitong ano, pangit yung tingnan, inaayawan na rin ng buyer mga kagri. So ang dati na problema kami noon kasi nga hindi makontrol ng mga bioinsecticide. Pero ang ginawa lang namin is nag-crop rotation kami mga kagri. Pagkatapos nito, ibang crop na naman yung itatanim namin. And then, pagkatapos din ng tanim ng iba, halimbawa, palay, tatamnan na namin ulit ng pechay. Para walang ano, kasi iba ang palay is Oryza sativa. Sativa family. So, ang pechay is brassica. Magkaiba yung insekto na umaatake ng pechay at palay. Kaya pag hindi pwede yung pagkatapos ng pechay pa rin. Pero meron din namang mga insecticide na nakakapatay, nakakapuksan ng mga flying beetle. Pero wala pang assurance siguro mga meron ako nakikita sa ipa-flash ko na lang sa screen yung mga pwede nating i-apply na insecticide dito mga kaagri. Medyo hazardous ha, pero hindi kami gumagamit ng mga kaagri kasi yung gamit namin is bioinsecticide lang. Kasi nga, kinukonsume din namin yung mga pechay. Kaya hindi tayo masyadong gumamit ng mga hazardous chemical. So, ito, harvesting period na siya. Kaya ubusin na namin ng pag-harvest. Wala na din kasi yung kukuhaan ng tubig. So, ubus na ito kahit maliliit. Isizing na lang namin, isorting. Mag-conduct na lang kami ng sorting para yung medyo maliliit is babaan din namin ng presyo. Pero pag yung malalaki, yung sakto lang ang size, 80 per kilogram. Bigay na ako. Siguro by next month, bababa na yung price. Magre-range na lang sa 60 to 50 per kilo. Sa ngayon is, sobrang mahal kasi nga, walang nagtanim. Ayun yung tinatawag na law of demand and supply. Kasi walang supply, mahal ang presyo. Pero pag maraming supply, bababa na naman yung presyo ng pechay. Kaya napakagandang, napakainam itanim ang pechay kapag ladderized. Nag-ladderized kami dati mga kaagri, mga ka-farmers. Nag-ladderized kami sa isang area lang. Pero munti kaming hindi naka-harvest. Kasi nga, yung pagkatapos ng isang area, pag-harvest namin, yung mga insekto na like
flying beetle pumunta sa isang area. Hindi halos kalahating area na naubos na ano na damage ng flying beetle. Nabenta namin pero napakamura. Baga na bargain na lang. Hindi maganda yung ano, maganda yung tangkay. Pero yung ano naman, nasira yung dahon. Kaya na-realize namin na pag naka-ladderize siya pero hindi the same area. Baga isa dito at isa na naman sa kabilang area. Para yung mga insekto ma-break yung cycle ng mga insekto, mga ka-agri. So yun yung kumbaga learning namin sa pagtatanim ng pechay. So sana marami kayong natutunan sa video na to. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Dahil nga is ngayon lang tayo nakagawa ng ulit ng content. Ngayon lang tayo ulit nakagawa ng vlog. So sa ulitin na naman kasi sobrang busy natin sa mga ginagawa. Hindi naman tayo nakapokus lang sa vlog. Vlog is for marketing purposes lang naman natin yan, mga kaagri. So dito na lang tayo, mga kaagri. Happy farming!